Tingin pa lang, maha-high blood ka na raw sa kapistahan dito sa Kapis. Paano ba naman kasi kahit saan ka lumingon, mapapasabi ka ng icy food sa kanilang Surambao Seafood Buffet na ginanap nito lang Sabado. May hipon, alimango at kung ano-ano pang mga lamang dagat. Okay pa po ba ang mga BP nyo? Sariwang pagkain. Sarap po. The purpose of this is to highlight the richness of our aquamarine products. Nagkakahalaga ng 599 pesos. At saan ka makakakita ng isang seafood buffet na ganun kamura? Meron din daw sila rito sa Rojas City na isang klase ng alimango na malaki at masarap, pero hindi nahuhuli sa dagat. Nagtatago kasi ang mga ito sa mga putikan sa ilog. Si Elmer, atapang at tao na nanghuhuli nito. Bago mag-high tide, isinet up na ni Elmer ang kanyang mga patibong na gawa sa kawayan na binalutan ng lambat. Ang tawag dito, panggal. Dari masulod ang alimango, duha ang suludlan. Ayan, galawan, ini namon taugun, ayan suludlan. Dari isulod ang plastic container kag ihigot ko dari sa tunga, sa ang tisi, sa panggal trap. Kinabukasan, binaybay ni Elmer ang ilog kung saan niya iniwan ang mga panggal. Maya-maya pa, may huli na! Si Elmer, nakapag-uwi rin ng 7 alimangong putik o yung puntirya niyang mud crab. Kapta mo diya sa yasiko. 600 pesos ito kada kilo dahil sa 15 taon ng pagpapasipit sa alimango na pagtapos ni Elmer ang isa niyang anak sa kolehiyo. Sa kahit 4 years ang kinuha pulis, hindi akong pinatapos. Mas mataba at matigas daw ang aligin ito. Pero ano naman kaya ang masarap na luto? Ang eksperto dyan, ang itinuturing na isa sa mga haligi ng Western Visayan cuisine na si Chef Tibong. This is one of the reasons na the claim of Western Visayas is the food haven of the Philippines because we have the bounties of the sea. Katuwang ni Chef Tibong, si Rain at Joy, na miyembro ng mga mangingisdang vlogger sa Rojas City na Kapis Mandaragat. Nagbiyahe pa ako galing Iloilo, oh no? Kahit gaano ako kabisi, sabi ko, hindi, gusto ko. Ang difference ng mud crab sa ocean crab ay iba talaga ang lasa niya. So ngayon, Chef, yung ating alimango, kailangan nating pakuluan. Ang tawag doon is nilusgusan. Here in the Visayan region, pag naglusgus kami, hindi kami naglalagay ng maraming tubig. Palutuin mo lang siya sa usok niya. Kasi di ba yung crabs from the water yan. So meron siyang juice mismo na magluluto automatically. Ayan, luto na ang alimango. Tingnan mo siya, ang juice niya, oh, taba-taba. Oh. Alam mo, ang bango-bango niya. Gutom na ako, gusto ko nang kumain. Yun. Pakitikman mo. Malat? Tama lang, Chef. Naiyak na nga ako sa sobrang sarap eh. Butter garlic crab siya, but with a twist. So ang oil importante para hindi masunog yung butter. Yung sili, half lang po. Kaon na ta! Alam mo, may allergy ako sa crustaceans. Tuloy lang kain. May gamot naman eh. Si Nino, pagkatapos ng buong araw na paglaot sa dagat, ang pamparelax, shot puno. Ang kanilang pulutan, palutang-lutang at dinededma-dedma lang sa kanilang karagatan. Moon jellyfish, kung tawagin dito, burol. Dati pa yan ginagawa ng mga kaluluwa namin. Napasa lang yun sa amin. Pero maingat daw sila sa pagdampot nito. Meron daw kasi itong sting o lason. Ito yung payong-payong na tinatawag niya. Itong hinahawakan ko. Tapos ito yung body niya na makate yung sa baba. Sir, bakit po kayo nabukas ng mga
Sobrang kati. Pinapahirang ko ng buhangin para matanggal lang yung toxins. Ang paborito nilang luto rito, kinilaw. So ito yung kukunin natin, yung Makati na part. Magbibiyak na tayo ng bukol ng nyog. Merong antioxidant para ma-eliminate yung toxins ng jellyfish. Kukod ko din itong loob niya o yung balat niya at ihahalo na natin sa ating jellyfish. I-make sure natin na natatanggal yung young coconut dahil mapakla ito. Yung lasa niya iba sa ibang seafoods, gaya ng mga isda. Sa karamihan, akala nila hindi edible. Wala na ba kayong kinakain? Meron tayong mga harmless na jellyfish tulad nga po ng moon jellyfish kung saan hindi po ito nagtataglay na lason. So ito po ay pwedeng-pwede po natin kainin. Siguraduhin po lang po natin na ito po ay ating nilinis ng maayos at naluto ng maayos gaya ng sasuka upang masigurado na ito po ay ligtas na kainin. Malaking industriya sa Rojas City ang seafoods. Napakataas ng volume ng production ng seafood dito. At yung seafood na yan ay napupunta sa mga neighboring provinces. International markets like Japan and China. Si Cassandra, sa pagtitinda ng seafood daw sa Rojas City, binuhay ng kanyang ama't ina. May pwesto kami na tulda lang talaga siya. After school, kailangan kong umuwi ng maaga. Binabike ko yan from bahay namin papunta doon sa pwesto. And then, dinadala ko yung mga binibenta namin. Ang toka niya, paglalaba, paglilinis ng shell ng talaba. We wash it manually. Nagkakasugat-sugat ako. May mga pasa din ako dati nung kamay ko medyo maabo. At talaga naman daw sa seafood, may swerte. Dahil ang dati nilang simpleng kainan, nanganak na ngayon ng dalawang seafood restaurant. Kasi naalala ko yung mga struggle ko. Kami ng mama ko dati. I can't imagine na, hala, ako pala yung may-ari nito. Dahil napapaligiran ang karagatan ng mga isla ng Pilipinas, hindi nakatakataka kung dito matitikman ang pinakamalinamnam na seafoods. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.